bagong kandidato ang nagnanais maging pangulo ng ating republika. Siyam na personalidad ang naghahangad na mahalal bilang pangalawang pangulo. Sa dami at hirap ng mga suliranin na dinaranas ng ating bansa, sila ang nangangako ng mga lunas. Sino sa kanila? Ang dapat nating paniwalaan? Sino sa kanila ang dapat nating pagkatiwalaan? Ihahandog ng Radyo 5, 92.3 News FM, simulcast sa 1PH on Signal TV. Sir, the people. Sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Pambato ng Partidong Nationalist People's Coalition para sa pagka-vice-presidente. 73 taong gulang mula sa Quezon City. Dala niya sa pagtakbo ang nasa 24 na taong karanasan sa gobyerno na gusto niya pang ipagpatuloy ang serbisyo publiko. Siya kaya ang iboboto ng bayan para maging pangalawang pangulo ng bansa. Kasama po natin ngayong umaga, Senate President Vicente Tito Soto III. Magandang umaga po, Tito Sen. Hi, magandang umaga. Good morning po. Good morning, Kong Ted. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ayan, bati po tayo ngayon dito sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa 1PH at sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa Radyo 5. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa pagkakataon na ito. At ako'y makakapag-participate dito sa Serve the People na programa ni Kong Ted Pailon at saka ni DJ Chacha. Lahat ng nanonood, nakikinig, binabati ko po kayo. Lalo na po yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa na nasa bahay ngayon at nanonood sa atin, na lagi nanonood sa inyo. Magandang umaga po. Alright, Tito Sen. Galing po kayo kagabi sa vice presidential debates ng COMELEC. Di naman po ba kayo napuyat? Hindi naman po. Pagdating ko nga lang sa bahay, merong parang mini celebration doon nung birthday ni Gian Vice Mayor Gian ng Quezon City. So nandoon yung mga pinsan niya. Matagal na namin hindi nakikita yung iba. So inabot ko sila, nakikain ako ng konti bago nagpahinga. Eto na nga po, since sa pag-usapan natin yung COMELEC debates kagabi, siguro unang tanong ko po sa inyo, Tito Sen, is gaano po ba kahalaga na kayong mga tatakbo sa pagka-vice-presidente at yung sa mga pampanguluhan din ay umaattend po ng mga debate at interviews? Mahalaga po sapagkat upang malaman ng ating mga kababayan, yung ating mga kababayan na bumoboto lalo na, at para sa lahat, na kung ano ang pinaninindigan mo, kung ano ang programa mo, ano ang plataforma mo. Ang gustong-gusto ko po doon is yung bawal yung may notes. Gusto ko po doon sa party na yun sapagkat doon talaga ay manggagaling sa mga kaisipan mo, background mo, ang iyong magiging kasagutan sa mga tanong. Ang tanong naman, hindi binibigay in advance. So, magandang makilatis tayo ng ating mga kababayan. Mahalaga para sa akin yung ganung klase. Kahit anong araw, nung bagito lang ako sa Senado ni 1992, na pagka naimbitahan po kami sa mga debate, ay umaattend po ako sapagkat gusto ko malaman ng mga kababayan natin what I stand for, ano ang tingin ko pwede kong gawin. At later on naman, nung medyo madami-dami na tayo nagawa, ano yung aking nagawa at maaring magawa pa. At by the way, do sa intro mo, 30 years yung public service, hindi 24. 24 yung sa Senate. Pero nag-4 years ako sa Vice Mayor's office sa Quezon City. Doon ko nga tinatag yung Quezon City Anti-Drug Abuse Council at saka yung in-establish ko po yung Vice Mayor's League.
na yung mga municipal vice mayor noong panahon na yun, ano, kokonti nakakaalam, hindi po presiding officer ng council. Ang presiding officer ng council, yung mga city vice mayor lang. Kaya nung tinatag ko po yung Vice Mayor's League of the Philippines, nilakad ko sa local government code in Congress at saka sa House of, saka sa Senate na gawing presiding officer ang municipal vice mayor para hindi spare tire. At talagang merong ginagawa. At yung ang bintang nung araw na yun daw mga vice mayor kasi na hindi mga city vice mayor na katulad namin. Noong panahon na yun, apat lang ang city sa Metro Manila. Ha? Baka hindi ka pa pinapanganak. Ano yun? Apat lang ang city. Quezon City, Manila, Pasay at Caloocan. Lahat yan municipality. Ako po ang gumawa ng city sa karamihan sa kanila nung ako mapunta sa Senado. Pero yung mga municipal vice mayors, napagbibintang ang mga reliyoso. Kasi daw araw-araw pinagdadasal na makuha na ni Lord yung mga mayor nila. Yun ang joke nung araw eh. Kaya ako nilakad. At naging presiding officer ng mga municipal councils, lahat ng vice mayor mula noon hanggang ngayon. Opo. Sige po. So sir, inyo pong nabanggit na ang Senado, ano ho, ang inyo pong matagal na paglilingkod sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kumustahin lang ho namin, sa lower house po, sinimulan po yung talakayan tungkol nga po sa amyenda sa Oil Deregulation Law. In the Senate ho ba ngayon, kumusta po? Ano ho bang inyong intention dito ho? And do you still have time kung sakasakali? Actually, hindi ako ang pinakamagandang tanongin dyan kasi bumoto ako ng no eh, sa Oil Deregulation Law eh. Mm-hmm. Kung ako tatanungin, nagkataon lang, Senate President ako, hindi ko siguro pwedeng ilahad sa kanila openly. Pero sa akin, on a personal level, as Senator Soto lang, repeal ako dyan. Gusto ko doon repeal, hindi amendment, hindi review. Pero as Senate President, siyempre review. Kung ano ang i-recommenda ng committee, kung ano lumabas sa mga pag-aaral namin, yun ang dapat natin gawin. Pero offhand, kailangan talaga siguro suspend muna yung mga nakakabalam sa nakakadagdag sa problema natin sa kasalukuyan, sa fuel, sa kung ano-ano pa. Opo. Kung kayo po ay hindi bumoto pabor sa Oil Deregulation Law nung ito nga po ay nais sa batas noong pahong 1998, kung sakasakali ho ba, meron ba kayong particular po na gustong amyenda kung ito'y pag-uusapan in the Senate? Well, meron naka-file na bill ngayon, Senate Bill 868. Ito'y finale ni Senator Ralph Recto. Mm-hmm. It's amending the downstream oil deregulation. Siguro, ang ibig niya siguro sabihin dito, hihigpitan ng konti. Ayoko kasi noon na mawala yung regulation eh, ng gobyerno eh. Yung partisipasyon ng gobyerno eh. Yun yung ayoko noon eh, kaya ako bumoto ng against eh. So siguro, sa ngayon, kung pag-uusapan namin at amendahan yan, although hindi ko pa nababasa sa kabuuan yung bill, ano, ang magiging opinion ko as of now would be kailangan buksan natin ang pinto para meron pa rin ang gobyernong regulation portion. Ang balik po ng sesyon ay May 23 pa after the elections. What do you think? In the Senate, do you still have time now? Bilang timon po ng Senado ho dito, anong tingin niyo ninyo? Medyo masikip pero pwede. Okay. Pwede. Sapagkat May 23 hanggang June 3 yan. Ang problema lang doon sa June 23 na yon, after a few days, kailangan mag-convert kami into the Presidential Canvassing Board. Mm-hmm. Yun ang isa sa mga magiging problema doon. But nevertheless, baka sakali, pag-usapan namin ang scheduling noon, baka hindi naman maghapon yung Canvassing Board. Baka pwede kami magtrabaho sa umaga. Depende sa talagang pangangailangan at talagang higpit ng kakay ng mga kailangan nating ipasa. Mm-hmm. Isa sa mga pwedeng pag-usapan doon is doon sa oil deregulation mismo na sinasabi natin gusto nating amendahan. Dapat unlawful for the companies to
engage in unwarranted oil price increases. Di ba? Hindi dapat yung ganun. Saka parang katulad nung nirereklamo ko, bakit tinataas nyo agad ang presyo? Eh yung mga nasa tangke ninyo at saka hindi ni-deliver pa lang at nasa dagat pa lang ngayon papadating dito, eh that's a lumang presyo yun eh. Eh di, hayaan mo muna maubos yung dating presyo bago kayo magtataas. Apa? Hindi ko maintindihan na explanation doon kung bakit pag sinabing itataas, tinaas na kagad. Mm-hmm. Eh yun yung nakatambak doon sa gasoline station mo ng ilang linggo na eh. Iba ang presyo doon eh. Mm-hmm. Yun, yung mga ganun siguro. Baka makasama sa mga pag-uusapan namin. At kung masagot nga yung tanong mo, kung talagang matipit ang pangangailangan natin, eh kaya namin siguro ipasa yun by the last week of May. Opo, opo. Kumbaga po, if there's a will, there's a way. Mm. Opo. Correct. So, doon ko na i-connect ito. Yung National Land Use Act na matagal na pong itinatanong na napakarami hong mga magbubukid at mga stakeholders na 28 years na po, SP Tito Sen, ang panukalang ito, bakit po hindi ito mapasa-pasa? Two congresses ago, pinasa namin sa Senado yan. Ang chairman ng Committee on Agrarian Reform noon ay si Senator Gringo Honasan. Napasa namin sa Senado yan. Two congresses ago, if I'm not mistaken, ano ba ngayon, 18th, 17th, 16th Congress. 16th Congress. 15th or 16th Congress. Napasa namin yan. Sa House, hindi pumasa noong mga panahon na yon. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, last Congress, pumasa sa House. Sa amin naman sa Senado, hindi pumasa. Ang nangyari kasi sa Senado noong panahon na yan, ang Committee on Agrarian Reform ay kinulaps namin kasama ng Committee on Agriculture. Mm-hmm. So, Committee on Agriculture and Agrarian Reform. Ang committee ay hindi ko alam kung nag-hearing na tungkol dyan. Ang chairman nun ay si Senator Cynthia Villar. Opo. So, naniniwala ho ba kayo, sir, kung gaano ka-importante sa kapakanan po ng bayan ang National Land Use Act na ito? Napaka-importante. As a matter of fact, nung nag-usap kami ng Pangulo at nung grupo ng Office of the President, yung OPS na tinatawag, at yung LEDAC. Mm-hmm. LEDAC namin nila, Executive Secretary Bingbong Medaldia, kasama sa top 10 yung Land Use Act. Opo. At lagi kong pinapollow up yan. Opo. Yung nga po. Eh, so, siyempre, alam mo naman ng Senado, we work through the committees. Mm-hmm. So kung ang committee ay hindi kumikilos pa, mm-hmm, o hindi ka ngay nagkakasundo-sundo kung ano ilalabas tungkol sa bill, ay hindi lalabas yan. Opo. So sa ngayon po kasi ito umuusok na ho sa aming social media dito yung tanong po ng marami ho, no? Kasi nga ako ho sa ating pong research dito sa 6 na zona ng Pangulo, sa kanyang 5 zona binanggit po itong National Land Use Act na ito bilang priority bill, pero yung nga po hindi ho maipasa. So sa simple hong paliwanag, SP Tito Sen, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ito hindi maipasa kung naniniwala kayo mismo na ito'y napaka-importante para ho sa bayan? Go ahead, sir. Eh, nasa committee yan. Yun ang nakikita ko lang na dahilan. Walang ibang dahilan yan kundi yung committee, eh, hindi nilalabas yung bill. Mm-hmm. Or kung ilabas man, ay hindi ko natatandaan eh. Kung siguro may mga staff ako dito, naka-hearing ba yan o nalabas ba yan? Hindi, ano? Wala eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Wala, sa kasalukuyan. So siguro, pinakamagandang tanongin yan, si Senator Villar, siya yung chairman ng committee. Mm-hmm. Opo. Okay. Chat, go ahead. Alright. Tito Sen, kanina nabanggit nyo nga po, no, more than 30 years na po kayo sa public service. Ang bentahin nyo nga po ng inyong tandem ni Senator Ping, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, 42 years po yung pinagsama nyong experience together. Tama nga po ba, Tito Sen? Oo. 42 years po kayong dalawa. Ang binabandera nyo po sa taong bayan subok na kayo pagdating sa serbisyo publiko. Alam na alam nyo na ang pasikot-sikot sa politika dahil
matagal na po kayong nakaupo dyan. Pero on the other hand, yung iba naman, ito rin yung negatibong side na nakikita nila. Yung tagal nyo pong dalawa pareho ni Senator Ping ang tinatanong ng ilan. Ano po ba yung po pwede nyo pang may offer o magawa sa bansa na hindi nyo pa nagagawa dun sa tagal ng pag-upo ninyo bilang senador o dati pa po bilang vice mayor noon? Magandang tanong yan eh, para malinawan ng mga kababayan natin kung ano ang trabaho ng legislatura. Legislation yung sinasabi namin, 24 years ko at 18 years ni Senator Lacson, hanggang landum po kami. Ano? At sinasabi ko pa nga, sawan-sawa na po ako doon sa mga batas na, ang gagandang batas namin na ginagawa na hindi na i-implement, hindi na papatupad ng maayos sa tingin namin. Yun ang malaking kakulangan sa tingin namin na kung kami ang mag-i-execute, kung pagbibigyan nila kami na malagay kami sa executive department at kami mag-i-execute nito mga batas na aming mga ginawa, wala nang gagaling pang mag-execute ng mga batas kundi yung gumawa ng mga batas. Siguradong kabisado ni Kong Ted dyan. For example, yung Dangerous Drugs Act na lang, magkasama kami nila Kong Ted doon sa nung ipinasa namin yan. No? Ako nga yung principal author, pero kasama ko sila. Ano, nung ginawa namin yan, nandoon lahat yung primary concerns. Ah. Nandoon yung paano i-address ang illegal drugs through supply reduction strategy. At nandoon din yung paraan para i-address yung tinatawag na demand reduction strategy. So nandoon din yung prevention and rehabilitation aside from enforcement and prosecution. Nandoon lahat sa batas na yun eh. Ginagawa ba ng mga executive department nung nakaraan hanggang sa ngayon, kahit na nung nakaraan ang administrasyon? Hindi. Pero kung kami maupo dyan, ma-execute namin na matino yun. So, andun sa tanong, hanggang legislation lang talaga kami dun eh. Hindi naman kami mag-execute ng mga batas na yun eh. Ang gusto namin, ano magagawa namin? I-execute namin na maganda itong mga batas na ito properly. At isa sa mga alam ng mga nasa Kongreso dati, katulad ni Kong Ted, yung problema sa ibang batas namin, ang gaganda ng laman, pagdating sa Executive Department, panghihimasukan ng IRR, yung implementing rules and regulations, ang gagawin nila, ay para silang gumawa ng bagong batas eh. Nawawala ko minsan yung spirit ng batas na ginawa namin. So kung napakarami nito, at iisa-isahin ko, talaga namang napakarami, na ang tingin namin ay hindi implemented correctly. Huwag na tayo lumayo masyado, ngayon na lang. Bayanihan 1, ako principal author. Bayanihan 2, ako din ang principal author. Na-distribute ba lahat? Hindi. Delayed, di ba? Delayed. Yung sa mga health workers, ano nangyari? Delayed. Yung mga pagtulong sa mga nurses, sa mga frontliners, sa mga doktor, ang daming sa tingin namin na dapat ginawa agad. Ganun eh. Ginagawa naman. Di naman. You give credit where credit is due. Pero ibig sabihin, mas alam namin kung paano i-execute ito. Nandiyan yung, katulad ngayon, yung doktor para sa bayan. Ngayon, kahit sinong Pilipino pwede na maging doktor. Libre. Pati miscellaneous, pati lodging niya, pati allowance niya. Ako din po ang principal author noon. Pinapatupad na, nag-umpisa na sa Cebu Normal University at sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Magkakaroon din po sa ibang regions. Hindi ba mas maganda kung kami magpapatupad niyan? Hindi ba maganda kung kami mag-i-execute niyan? Bakit? Kami gumawa nun eh. Pati yung return of service ng mga laman ng provisions ng batas na yun eh. Kami gumawa nun. Napakarami namin pwedeng gawin na mapapaganda namin yung mga aming batas na ginawa dati. Opa. Na alam namin ay inagagawa naman pero yung iba may kakulangan sa pagpapatupad. Sige po. So, maliwanag po ang inyong tugon ano ho, doon sa tanong po ni Chacha ng mga millennials nga dito po sa inyong sinasabi nga na inyo pong kasama sa inyo pong paghikayat sa mga botante ang inyong karanasan at edad. So dito ho, isingit ko itong tanong na ito, SP Tito Sen, edad. Amin po ito na itanong kay Senator Lacson. Kayo po sa inyong edad na iyan, ano na ho daw ang inyong iniinom na maintenance para ho naman doon sa 6 years na panunungkulan kung sakasakaling kayo papalarin?
ano ako eh, yung tawag dito, Micardis. Mm-hmm. 40. Mm-hmm. Okay pa naman ang hypertension. Opo. Kasi po ang iba, kasi po ang iba nga sinasabi, sa edad din po, di ho ba, no? Malaking bagay po yung edad at kalusugan, no? Kasi kung papalarin daw kayo, kagaya po ng Setter Laxon ng aming panayam, 6 years, kumusta naman daw po ang inyong kalusugan? Yan po ang tanong po ng ating mga kababayan ngayon. And meron ba kayong iniinom po na maintenance sa sugar, sa prostate, sa cholesterol? Ano man po, go ahead sir. Yeah, yung sa hypertension, meron akong maintenance. Ano? Mm-hmm. Doon sa prostate, meron din. Pero po, ano ako, puro below borderline. Mm-hmm. Okay naman, sugar, ganyan. Okay naman na... ang pinakamaganda siguro, tanungin nila yung mga kalaro ko sa golf. Nitong bagong magkampanya, nakakapag-golf pa ako eh. Tanungin sa kanila kung tinatalo nila ako sa ano, sa drive. Opo, sige po. Okay, sige. So, at least maliwanag ho ngayon, umiinom kayo ng maintenance po, pero kaninyo, para lang ho i-maintain, hindi ho kayo lumalampas sa threshold na sinasabi ng mga doktor. Opo. Okay, sige. Tama po. Alright, sige. Tsaka siguro ho yung luto, ano? Luto ni Ma'am Helen. Go ahead, sige. Ay, malaking bagay yun. Kaya lang, medyo kumisan, inaawat ko eh. Dahil pag uwi ko, pag nagluto na masasarap eh, dapat hindi ako masyado nagkakakain eh. Sige po. By the way, dagdag ko lang doon sa mga nagtatanong, ano pa rin magagawa namin ha? Merong mga batas na unfunded ha? Hanggang sa ngayon, mga unfunded na batas. Kaya, sinasabi nga namin, subukan niyo po kami. Kami magpapatupad ng mga batas na ginawa namin. To the letter yan, sigurado. SP, isa rin po sa mga ibinabato pong issue sa inyo, kayo daw po ay Duterte enabler, yan ang tinatawag nila sa inyo. Nagsimula lang daw po kayong tuligsain ang administration noon daw pong papalapit na ang eleksyon. Ano pong reaksyon niyo dito? Ay, mali po yun. Siguro, imbento na lang ng mga hindi may gusto sa amin yun. Kasi hindi naman kami pro-administration, hindi kami pro-opposition, pro-Pilipino kami. Sinabi na namin noong araw pa yan. Pero enabler para manalo ang kandidato ng Pangulo. Yun siguro iniisip nila, eh, no? Kaya sinasabi nila enabler. Bakit? Sino ba kandidato ng Pangulo? Nakakasiguro ba kayo na hindi kami? Wala naman siya sinasabi eh. Ngayon, pangalawa, inimbestigahan ko po ako nangunguna sa investigasyon ng PhilHealth. Yung mga official ni Presidente na inappoint niya, pinakasuhan ko lahat. Ha? Kinasuhan lahat ni Ombudsman Martires. Yung GCTA, kung natatandaan ninyo, yung National Believed Prison, ako rin po ang nanguna nung pag-iimbestiga nun. Ha? At marami tayong nabungkal doon at napilitan silang... kalugin yung NBP. Ano? Lately pa, yung sa Department of Agriculture at yung smuggling, yung Bureau of Customs before that, pati yung mga droga na natagpuan doon sa pinapasok nilang kung ano yung mga container na pinaglalagyan. Napakarami naming mga panahon ng ako ang Senate President na kinriticize namin ang administrasyon at tinulungan namin, nag-cooperate kami sa mga magaganda para sa mga kababayan natin. Tingnan nila yung records bago nila tayo pagbintangan. Nung minsan, natawag ako na alay ng presidente. Sabi ko, anong meaning nyo ng alay? Ang meaning nyo ba ng alay? Alalay? Sunod-sunuran? Ay, hindi ako yun. Ang meaning nyo ba, kaibigan? Ay, sabi ko nga, guilty as charged. Dahil kaibigan ko, Presidente, kaibigan niya ako. 1988 pa eh. Siguro, bilangin nyo na yung mga nakaupong government official ngayon. Ako, pinakamatandang kaibigan ng Presidente. Wala naman kaming masamang tinapay sa isa't isa. Pinipintasan ko naman siya kung kailangan. Ako naman, pinasasabihan din niya kung kailangan. So, wala akong nakikita problema noon. Maling-mali yung nagsasabi enabler. Meron nga ibang pagbibintangan mo ng enabler dapat eh. Di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung ibang kandidato. Baka yun ang mga enabler. Sapagkat tingin ko eh, kami unang-una. At dito kami, unang-una kami ni Senator Laxon. Nagdeklara kagad kami at nagpile kagad kami. Yung mga ano, bigla na lang pumasok ng alanganin. Hindi ba yun ang pwede nyo pagbintangan ng enabler?
Kaugnay po niyan, Tito Sen, SP, ang katanungan po ngayon ng atin din pong mga kasamahan din sa media ay yung pong usapin ng ating pagkala sa International Criminal Court o ICC. Ano ho ba ang inyong paninindigan dito kung sakasakali kasi nga po tayo kumalas? At ito ho kasing ICC issue na ito ay napaka-importante doon sa mga gusto hong umano'y tugisin ang kasalukuyang administrasyon after their term. Kayo ba daw ho isang ayon na bumalik sa ICC or you'd like to remain na out of ICC ang Pilipinas? Ang gandang tanong niyan. Sapagkat niyan, mabibigyan ako ng pagkakataon na masagot na naman yung mga nagbibintang ng enabler. Nung mag-abrogate ang Pangulo doon sa membership natin sa ICC, quinestyon ko agad sa Supreme Court kung pwedeng siya lang mag-upgrade. Sapagkat yung treaties, mga agreements at mga kung ano-ano pang pinapasukan natin, it needs the confirmation or the ratification of the Senate. In this case, ano, two-thirds vote of the Senate. Ngayon, pag may nag-abrogate, ang paniniwala namin, dapat kami rin tatanungin. Kailangan, kung hindi man two-thirds vote, majority ng Senado dapat pumayag. So, nangyari ko, immediately, I was the first one. At sinamahan ako ni Senator Gordon, Senator Dillon, Senator Lacson, the majority leader, Senator Zubiri. Ano? Nag-file kami sa Supreme Court. Kini-question namin yun. At hanggang ngayon, hindi settled dyan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na completely wala na tayo sa ICC. Ako naman natatanong ngayon dito sa gusto ng ICC na investigasyon na gagawin dito sa atin. O di, mag-investiga kayo para makita ninyo kung tama yung binibintang ninyo o hindi. Apo, pero doon sa membership, what is your personal vote, sir? Ay, okay sa akin na dapat member tayo. Kaya nga namin question eh. All right. Mm-hmm. Kasi kaya namin question yun, pagbutahan sa Senado, kung ang kangay kung dapat tayong umalis o hindi, ang suspecha ko, hindi makakakuha ng majority vote yung para umalis. Isa rin po sa ibinabatong issue po sa inyo sa apelidong Soto, eh kasama daw po kayo sa political clans dito po sa Pilipinas, political dynasty, although hindi concentrated sa ibang areas. Pero sa tingin niyo po ba ay napapanahon na para ipasa po ang anti-political dynasty law? Marahil kung meron tinatawag na concentrated influence. Di ba? Siguro, yan, pwedeng pag-usapan. Pinakamaganda rin, tanungin natin ng mga kababayan natin dyan. Sila dapat ang sumagot niyan eh. Kasi kung may concentrated influence, maaaring tama yung binibintang. Pero in the case of, let's say, katulad ko, yung pamangkin ko, mayor ng Pasig eh. Ano, yung anak ko, vice mayor ng Quezon City. Hindi concentrated influence yun eh. Hindi naman ako incumbent vice mayor na bukas eh, siya na, or ito sa election na to, siya tatakbo. O hindi naman ako tumatakbong mayor na vice mayor siya. Diba? Yun yung concentrated influence. Hindi naman ako tatakbong congressman ng Pasig. Then you're talking of concentrated influence. Pero kung hindi, magkakalayo, magkakapareho ng apelido, magkakamag-anak, I don't see a problem doon sa issue na yun. Mm-hmm. Meron lang po rin tayong katanungan dito. Isingit ko na rin to, Tito Sen, regarding naman sa party list system dito sa Pilipinas. Sa isang pag-aaral po ng grupong Kontradaya, 70% ng party list groups na lumalahok po sa eleksyon ay galing sa political clans o di kaya naman po ay sa mga malalaking negosyo. Ang anak niyo po ay kasama po sa mga tumatakbo sa party list, sa grupong AGAP po yan. Sa tingin niyo po ba, napapanahon na po ngayon na ayusin na po ang party list system dahil ang sinasabi ng ilan na baboy na daw po ang party list system dito sa Pilipinas? Pinayagan nila eh. Pinayagan ng Korte Suprema. Pinayagan ng COMELEC. Ako hindi po sang-ayon dun. Eh kaya lang, pinayagan nila eh. Binuksan nila eh. Ito, para ho makita niyo yung history. Ang sponsor po niya sa Senado nung araw, si Senator Raul Roco. Ako po yung vice chairman niya eh, doon sa Electoral Reforms Committee nung araw. Nung pinasa namin yan, maliwanag ang laman nung batas.
Ito na naman, balik na naman ako sa sinasabi ko sa implementasyon eh. Nakita nyo ha, meron pa tayo. Mamaya, bigyan nyo ako pagkakataon sa pandemic at saka sa energy. mga batas namin. Ito, nung pinasa namin yan, ang sinasabi lang namin na marginalized na nakalagay sa konstitusyon, ang marginalized lamang ay noong mga panahon na yun dapat, sabi namin, farmers, fisherfolk, urban poor, women, youth, PWDs, seniors. Yun ang talagang sinabi namin na dapat laman doon. Yun ang ano namin eh. As a matter of fact, nag-file ako ng bill eh, amending the qualification of a party list to be consistent with the Constitution. Binalikan ko yan eh. Sapagkat na nangyari nga, yun lang ang gusto namin eh. Nagkaroon ng interpretasyon ngayon na kung sino-sino marginalized daw. Binayagan ng COMELEC. May nag-petition sa Supreme Court. Binayagan ng Supreme Court. Lumapad pa lalo. Hindi ko kasalanan yun. Hindi namin kasalanan yun. As a matter of fact, I am trying to correct it by filing a bill that will correct the qualifications of the party list na naaayon sa Constitution. Yun po ang sitwasyon doon. Ngayon, hindi naman nakakapagtaka sapagkat yung sabagay, baka sabihin niyo pinagtatanggol ko, pero yung AGAP, ano yan, Agricultural Alliance po yun. Hindi lang po sa mga hindi lang po sa pagsasaka yun, pati yung mga hog racers at lahat ng involved sa agrikultura kasali dun eh. Yung anak ko naman eh, yun ang tanongin nyo kay Joy Belmonte kung sino nagtanggal ng ASF ng mga na ano sa Quezon City. Yung chairman ng Committee on Health, sino yun? Si Lala. May expertise yun doon pagdating sa ganun. Alright. Dito po sa usapin ngayon ng unless meron ka pang katanungan doon siya, ano ha? Kasi nga ngayon po yun din po ang sagot sa katanungan ng iba dito na nakikinig ngayon sa atin, Tito Sen, na your daughter daw took advantage of that loophole na sinasabi ho ninyo. So yun po ang inyong tugon doon nga sa bakit ho daw ninyo hinahayaan that your daughter is taking advantage of that loophole in the law ng party list system. Po. Hindi rin. Siyempre, ganun ang sasabihin ng iba, pero hindi rin. Like for, kasi si Lala is married to Mike Antonio, who is a Bacolod sugarcane grower. And then she runs the farm in Batangas. Hindi lang ho nila kilala kasi akala nila ang itsura ni Lala. Mukhang hindi nakakaintindi ng agrikultura. Nagkakamali po sila ron. Pero nevertheless, as I said, sa iba at saka sa kabuuan, binuksan po eh ng Korte Suprema at saka Opo. Wala pong magagawang tulong dahil pagpalagay na natin, dahil kamag-anak ko, hindi dapat tumakbo sa party list. Bakit? Bakit yung iba pwede? Di ba? Ganun yun siguro eh. Kaya, hindi ko basta mapipigilan yun. They have their own political careers and they have their own other careers. Opo. Alright, SP ngayon po, no, ngayon, meron na naman po sinasabi na paghandaan natin to kasi malamang baka magkaroon ho tayo ng malawakan ho na naman na power shortage. Ano ho, taon-taon na lang, nagkukulang po ang bansa sa supply ng kuryente. Ano ho, maliban dyan, supply ng tubig. At ng tubig. Opo, yes sir. At ng tubig. Opo, yes. So kung kayo po ang mauupo sa pwesto, kayo mismo ho, bilang vice presidente o kaya malay nyo, maging pangulo ho kayo, how will you address this problem? Yun ang pinakamaganda yan. Yung fossil fuel natin, ano, dapat talaga mag-shift tayo sa renewable energy. Katulad ng solar, ano, wind, hydro, geothermal, ano, katulad nitong ano, itong solar. Hindi ko maintindihan ba't di maisip ng ibang tao ito eh, nung araw pa eh. Tayo, nasa Equator. Ang lakas ng araw sa atin, buong taon, ang tindi ng araw sa atin. Dapat solar ang pinakamatindi natin. Doon, ako, I'm pushing for that.
dapat talaga mag-solar energy tayo sa lahat ng bagay kung maaari. Hindi yung kasalukuyan ni renewable energy sa atin less than 20%, if I'm not mistaken. Puro fossil fuel, coal at saka oil at coal eh. Isa pa yung water. Bago pa lang ako sa Senado, sinasabi ko na to, dapat mag-desalination plants tayo nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, kung hindi kaya ng regional. Bakit? Tingnan niyo yung mga taga Saudi Arabia, yung mga taga Middle East, puro desert dun eh. Ba't ang daming tubig? Nag-desalination plant sila eh. Desalination po, yung inaalis yung asin sa tubig. Napapaligiran tayo ng tubig. 7,100 islands pagka low tide. Ba't di maisipan ng mga executive ito nung araw pa? Di ba? Yun ang mga sinasabi ko na pagbigyan nyo kami pagkakataon, kami gagawa. Desalination plants, wala nang problema sa tubig. Pagkatapos, yung matagal na namin pinasambatas, meron kaming pinasambatas, dapat trabaho ng DPWH, hindi ginagawa. Yung catch basin ng rainwater, dapat nag-establish, nagtayo ng mga catch basins nationwide ng ulan, ng rainwater. Sino gumagawa ngayon yan? Mga golf course lang. Sila lang ang gumagawa, pero dapat ginagawa ng DPWH yan nationwide. Aside from the desalination plant, malulunod tayo sa tubig kapag sinunod yung mga sinasabi ko na dapat gawin. At yun yung mga kasama sa mga plano namin ni Senator Lacson. Alright. Lalo na po nga yung sinasabi ko, yung solar. Talaga naman, nakakapagtaka. Ang araw sa atin, whole year round, tapos di natin pinakikinabangan. Sige po. Ito po, no, may tanong din po dito ang ating po mga nasa grupo ho ng sektor ng agrikultura. Ito hong pending na Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Una, tanong nila, ito ho ba'y inyong palulusutin sa Senado bilang isang tratado o kasunduan at ano ang inyong boto rito? Tatanungin natin yung mga kasama natin kung ano mangyayari dyan. Pero kung ako ang tinatanong nila, baka nakakalimutan, siguro mga bata pa sila eh, nakakalimutan nila, no ang boto ko sa GATT-WTO. GATT-WTO na Asia yan eh. Ganun din yan eh. The General Agreements on Tariff and Trade or of the World Trade Organization nung araw, lima lang kaming senador na hindi bumoto in favor. 19 yung bumoto in favor. Lumalabas, pagkatapos ng ilang taon, kami lima ang tama. Ako, si Senator Maceda, Senator Toling Tolentino, Senator Nicky Cositeng, at Senator Bobby Tanyana. Sinasabi ko noon, ang GATT is the Olympics of Trade. Hindi tayo nakahanda sa Olympics. Ganun yung sitwasyon natin noon. Sinabi nila, mayroong safeguards, tapos nilagyan ng 10 years na ganito, ganyan-ganyan. Lasan? Nakinabang ba yung magsasaka? Hindi. Ngayon, itong RCEP, lumalabas, ano ito eh, on a mini version na Asia, ng GATT, ganun din. So alam nyo na, boto ko dyan. Sigurado yan, alam na mga magsasaka yan. Pagkat sa Nueva Ecija, sa lugar ng nanay ko, ay talaga namang ang pagsasaka ang ikangay kinabubuhay ng lahat. Opo. Ngayon, nag-iisa ako sa Senado. Hindi ko alam kung ano magiging boto ng mga kasama ko. Opo. Pero ito ho ba inyong isasalang ho bago mag-adjourn ang kasalukuyang Kongreso? Talaga mag-adjourn na? Kung hindi ako nagkakamali, inisponsoran na nito ni Senator Coco Pimentel. Opo. Ang nangyari lang ay hindi na pag-usapan. Kasi papasok na nga yung campaign period. Opo. So hindi pa nyo alam ang kinabukasan nito bago matapos ang 18th Congress? Hindi namin napapag-usapan. Mm. Pero kung ako tatanungin, pag-usapan na nila sa 19th Congress. Alright. Speaking po of agriculture, ngayon po nanonood sa atin ang mga farmers sa Benguet. Sabi ho nila dito, bakit nahinto ang investigasyon ng Senado doon sa agricultural smuggling issue? Nakaisang hearing lang daw ho kayo. Hindi po nahinto, na-suspend lang kasi meron po mga ibang hearing na pumasok.
meron kong nawawalang mga 34 na mga tao. Ngayong umaga po, may hearing na naman yung sa Isabong. Pagkatapos pumasok po yung campaign period, pagkatapos po marami akong hiningi na mga dokumento na sana makatulong sa atin. Nagsubmit naman yung iba. Kung hindi ako nagkakamali, nakarating na eh. So, one of these days, isang libreng araw na pwede ang umattend yung mga kasama ko, ay maitutuloy po natin yung investigasyon. Mm-hmm. Ayoko lang din sabihin na baka ginagamit ko sa kampanya yung investigasyon eh. Maingat po ako sa ganun eh. Alright. Tito Sen, last time nakausap po namin kayo, I remember, nabanggit niyo po sa amin ni Sir Ted na hindi pa kayo nakakapag-usap ni Senator Kiko na tumatakbo din po ngayon sa pagkapangulo. Nagkaroon na po ba kayo ng chance para makapag-usap dalawa? Hindi pa. Nagkakausap naman kami. Mm-hmm. Ano bang tinatanong mo? Pag-usapan tungkol sa eleksyon? Yes po, napag-usapan niyo na po ba ito? Kasi may question po dito si Dex Santos. Ang sabi po niya dito, mataas sa survey si Senator Tito Soto. Kung pagsasamahin ang boto ni Senator Kiko at ni Senator Tito Soto, they can topple Sara Duterte. Is there any chance of unification? Yan po ang tanong ni Dex Santos on Twitter. Nasa kanila po yun. Nasa kanila po yun. Kung merong ganun. Alam ko nga kahapon, tinatanong ako ng media sapagkat yung isa sa mga kandidato, kung di po ako nagkakamali, si Lito David, who I know is a very religious and conservative fellow, siya yung nagsasuggest na mag-unify at magsama-sama yung mga kandidato. I leave it to them. Siguro, ika nga, kung makakatulong sa amin, then salamat po. Mm-hmm. Eto, may question din po dito, Tito Sen, from Lisa Rivera. Sabi niya, bilang Senate President, nasaan ang power ninyo para mag-pursue si Senator Villar na i-priority ang National Land Use Act? And at the same time, bakit sa kanya napunta ang komite? Alam niyo naman, merong pansariling interes si Villar dahil sa family business nila. Ito po ay katanungan na ipinadala sa Facebook ni Lisa Rivera. Ang mga miyembro po ng komite, binoboto po ng kapwa namin mga senador eh. We go into a consensus during the start of the Congress. Ito naman minana ko na eh, yung composition namin, except for 3 or 4 members of the Senate na napunta sa minority. Noong 2016, ang Senate President si Coco Pimentel. Noong nagkaroon na ng pagbobotohan ng mga committee members or committee chairmanships, meron sila talagang mga kanya-kanyang ninanais na committee. Ganun po siguro talaga. Sapagkat noong araw, kung hindi ako nagkakamali, yun din yun eh. Yun din po yung situation eh. Kaya namin pinag-collapse yung Committee on Agrarian Reform sa Committee on Agriculture. Walang gustong humawak ng Committee on Agrarian Reform eh. Meron po mga committee kasi sa Senado, no? Medyo intricate po ng konti eh. Merong mga ayaw hawakan eh. Committee on Ethics, walang may gustong humawak po niyan. Ano? Opo. Yung Committee on Agrarian Reform, opo, ayaw yan kasi madugo eh. Ano? Pagkatapos yung Committee on Ways and Means, naku, hirap na hirap po kami dyan. Walang may gustong humawak niyan. Ano ba yan mga committee na... Pero SP, hindi huwag ganun kadali. Hindi huwag ganun kadali. Kaya napupunta po talaga yung committee doon sa may interest. Mm-hmm. Ganun eh. Apo. Yung Committee on Education, napilitan kaming gawing basic education yung isa higher education. Apo. Pero sa tatlo may gusto ng committee. Apo. Pero ganun SP, eh. Siguro hindi natin may tatanggi na pag pinag-usapan natin ang Committee on Agriculture, marami po ang willing dyan na humawak. So siguro po ngayon, bilang tugon doon sa katanungan, tama ho ba yun? Ano? Pag pinag-usapan natin ang Committee on Agriculture, marami doon ang gusto humawak. Hindi lang po isang tao.
Wala po ako natatandaan. Mm-hmm. Opo. Noong araw, ang alam ko interesado ron si Senator Pangilinan. Mm-hmm. Wala nang iba. Opo. Okay. Eh, ang membro po nung Senado, marami po ang NP. Mm. Marami po ang kapartido ni Senator Villar. Alright. So, kung sino yung gusto nilang ma-elect sa kanilang committee at hiniling nila, ma-elect po yun. Opo. Ito nga po, ang tanong ho dito ng kaugnay po ng tanong na yon ng ating po tagapakinig ano, sa Facebook, ay sabi niya, hindi kaya magandang reforma dapat sa Senado yan na hindi dapat magkaroon ng komite ang isang senador na lantad naman sa conflict of interest. Ano ho kaya ang inyong sagot doon, Tito Sen? Wala sa rules eh. Pero pwede siguro, tutuusin na yung tinatawag. Alam niyo, yan, nasa sa ano na yan. Nandoon sa tao yan, nasa senador yan. Mm-hmm. Kung may conflict of interest. Dapat yan nga, meron tinatawag kaming ano eh, yung disclosure. Mm-hmm. Yun lang ang nakalagay sa rules eh. Kung may kinalaman ka doon, kailangan may disclosure ka lang eh. Mm-hmm. Yun lang yung nandoon po sa rules namin at sa batas eh. Opo. So, tali po kami natin. Siguro, de hilingin na lang natin na ano na sa susunod na kongreso, de i-suggest natin yung kung gusto nila. Makikinig naman ng mga senador sa taong bayan. Eh. Hmm. Opo. Kailangan pa ho ng bansa ng isang Department of Disaster Resilience o DRR, sir? Palagi ko kung ginagawa lang ng maayos yung NDRRMC, hindi na kailanganin kasi makakadagdag na naman tayo sa bureaucracy eh. Mm-hmm. Eh meron naman eh. Mm-hmm. Hindi katulad ng ginawa namin sa Department of Migrant Workers. Dati, sabog eh. Merong POEA, may OWA, tapos merong bureau sa Department of Foreign Affairs, meron sa Department of Labor na humahandle nun tungkol sa mga overseas at sa mga migrant workers natin, mga OFWs. Pero yun, parang nag-right-sizing kami nung kinreate namin yung Department of Migrant Workers. Ano, naging right-sizing ang tawag doon. Mm-hmm. Doon sa ibang departamento natin kasi, meron din po akong pinail na dapat mag-right-sizing. Medyo nahihirapan yan kasi ang mga empleyado ng gobyerno pumapalag. Ang hindi nila naisip, sinasamahan ko naman yan ng early retirement program eh. Para, kasi, ganyan nyo. Government right now, budget natin, 5 trillion. 55% po niyan. A little more than 55% goes to personal services. Pansweldo lang. Ganun pong kalaki ang birokrasya ng gobyerno. Wala naman kami magagawa dun eh. Yun po yung minana nung panahon ni Marcos, pag-upo ni Cory, pag-upo ni FBR, pag-upo ni ERAP, pag-upo ni Gloria, pag-upo ni Noynoy, hindi ho natatanggal yung iba eh. Eh, minsan eh, napipilitan, nadadagdagan, eh, na-elect na ganito. Mm-hmm. So siguro, panahon na para doon sa tinatama kong straight sizing at saka early retirement program. Again, if I were in the executive department, ipapasok ko po yung early retirement program na tinatawag. Maraming magiginabang doon at magiging tama ang gobyerno. Isipin nyo, sa pag-aaral ko, ha, 40% ng tao sa gobyerno will opt for an early retirement, lalo na kung ayos naman yung lump sum na tatanggapin nila. Opo, yun. What sige is 40% po. Of 55% of the budget? Mm. Oh, di mga 2.7 trillion, 40% of 2.7 trillion would be silly be almost 1 trillion, mahigit 1 trillion. Opo. Mahigit 1 trillion, no? Maaalis sa budget natin. Ang dami natin magagawa sa 1 trillion. Napakadaming ospital, napakadaming eskwelahan, napakadaming infrastruktura, napakadaming livelihood na magagawa. Ito taon-taon po yun, ha? Sige, taon-taon. So baka pwede ko na itong i-connect, SP Tito Sen, yan tanong hon ng ating mga suki ngayon sa ating text line. Galing po ito kay Manong Tuts Almasan na senior citizen. Ano ho ba ang inyong programa para sa mga able-bodied senior citizens ng ating bansa? Speaking of retirement, ito ho. Ano daw ho? Meron ba ho daw kayong programa para sa kanila? Meron po. Skills matching ang tawag. Programa po namin ni Senator Lacson ito. Skills matching. Ang ibig sabihin, kahit ikaw senior, kahit uugod-ugod ka na, at kahit ikaw ay PWD,
kung meron kang kayang trabahong gawin, yung skill na kaya mo, dapat payagan ka. Alright. Dapat hayaan ka. Dapat bigyan ka ng trabaho. Okay. Kaya po, skills mo. Kung ano pa kayang gawin, wala kang pa, pero magaling ka naman sa kamay, nakakapag-computer ka, go. Diba? Wala kang kamay, pero meron ka namang ibang pwedeng gawin. Or, kangay may edad ka na, pero ikaw ay pakikinabangan pa rin to some skill that you have. O, yun po yung ibig mong sabihin namin. Okay. Meron po talaga. Sige, so meron daw ho, ang tugon po, para din po ito kay Al Mendoza na ngayon pinanonood sa atin para ho sa mga seniors. Okay, last few questions po, Tito Sen, bago tayo magpaalam. Go ahead, Jack. Go. Galing po kay Noel Fariñas, SP. Pakitanong kay Tito Sen, dapat bang magbayad ang Marcos family sa estate tax nila sa BIR na 203 billion pesos? Lahat po ng lahat na may utang sa BIR dapat magbabayad. Lahat po ng ikangay sinisiin lang gobyerno, dapat may magbabayad. Ito naman po, Tito Sen, si Riego Bryant. Tanong ko lang po kung anong gagawin ni na Senator Tito Soto kung paano nila babantayan na walang magiging dayaan na mangyayari sa halalan, lalo na may mga ilang questionableng hakbang ang COMELEC, yung recent issue sa Smartmatic, balota issue at kung ano-ano pa. Pero po kami tinatawag na JCOC, J-C-O-C, Joint Congressional Oversight Committee. Nagpupulong po kami regularly at saka yung Committee on Electoral Reforms ng Senado. Nagpupulong din po yun. Tinitingnan po namin yung mga dapat na bantayan. Kaya po lumitaw yung mga narinig ninyo na sa isang hearing namin at nilabas namin sa publiko yung mga nangyayari. Nung ginagawa po yung mga source code, yung grupo namin nila Senator Lacson, nakabantay po kami doon 24 hours. Yung pong NPC, Nationalist People's Coalition, ako chairman. Yung NUP, na si Rani Puno ang chairman, Secretary Rani Puno, at saka yung Partido Reforma, na si Senator Ping Lacson ang chairman. Hindi ko nga namin nakikita ibang partido doon na nagbabantay. Pero yung amin, 24 hours po noon. Ngayon, itong SD cards at saka yung printing ng balota, lumalabas nga na nakakapag 73% na sila ng printing. Eh yung mga panahon na yun, at kine-question namin si Commissioner Esquivel kung bakit hindi niya pinayagan yung nagbabantay or nag-observer. Ang sinasabi ng kahit dahilan ng COMELEC ay dahil during that time, mainit na mainit yung pandemic, yung last week of December, first week of January. Kaya pinagbawalan nila. Sa matter of fact daw, yung pati mga empleyado nila, hindi nila hinayaan masyadong nakakapasok. But then again, sabi ko, paano gagawin natin dito sa 77%? E nire-review naman daw nila. Lumalabas na 47% lang doon, 47 million out of the 73%, 47 million pa lang ang good ballots. Bakit good ballots? Sabi namin, kasi daw merong hindi pwede. Bakit? Merong tabingi, merong kulang ang ganito, merong mali ang number, merong gano'n. Chine-check daw nila yun. O ngayon, ano ngayon ang gagawin natin? Ang sabi ko, irarandom namin yung 47 million. Kailangan payagan nyo kami na irarandom check namin yung 47 million na tama itong mga balota at walang, alam mo na, walang laman. So, yung iba, meron pa silang 12 million, 5 million na yung okay, yung 7 million binabantay, minomonitor pa. At yung natitirang percentage, pinayagan na nila observer. Pati rin sa mga SD cards, pinayagan na rin nila ang observer. Then again, inspection pa rin. We still have to be very vigilant para sigurado. Kasi ang nangyari doon sa tinatawag na breach, at sabi nga nung iba, merong nag-hack. Smartmatic yun. Kaya malakas ang loob ng COMELEC sagutin na sinasabi ni Director Jimenez, walang hacking. Malakas ang loob niya sabihin walang hacking. Kasi walang hacking talaga sa kanila. Pero hindi niya sinabi yung kaduktong na Smartmatic may breach. Apo. Ano yung breach? Yung laptop nung isang empleyado, inilabas.
pinakopya sa kung kanino. Opo. Gaano po kaano yan? Kaseryosong bagay po yung bridge na yan, Tito Sen? At saka ano po ang implikasyon niyan sa magiging resulta po ng halalan? Well, the content could not be really would not affect the COMELEC at yung sa COMELEC mismo, you know? Could not. But the point is, kung may nangyayaring ganyan at hindi kontrolado mga empleyado, delikado yan. Yun ang implikasyon nun. Again, vigilance is the answer. We have to be vigilant. Sige po, ito na lang po. Last question po bagong ating final words. Tito Sen, go ahead, cha. Last. Galing po kay Billy on Twitter. Kung ang katandem niyo pong si Senator Ping Lacson ay hindi tumatakbo sa pagkapangulo, sino po ang iboboto niyong pangulo? Gandang tanong, ah. Hindi ko na pag-isipan yan. Kung si Manny Pacquiao. Sundutan ko na rin, Tito Sen. Kung kayo naman po ay hindi tumatakbo sa pagka-vice-presidente, who among the vice-presidentiables ang iboboto nyo po? Si Lito David. Conservative. Oh. Religious. All right. Pareho nila. Yun din ang dahilan bakit si Manny Pacquiao. Conservative, religious. Okay, sige po. So, Tito Sen, ito po ang ating pong huling katanungan. Sabay na lang din po sa inyo pong huling sa pananalita. Ang tanong po ng bayan, sa pagka-vice presidente, sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Ang daladala po namin humaharap sa inyo, katapatan, kakayahan, katapangan. Dala po namin to na alam namin ang problema ng bayan. Alam namin kung ano nararanasan at nadadama ng mga kababayan natin, lalo na ng mga mailiit. Alam din po namin ang mga solusyon . Meron kaming mga solusyon na hindi naman namin kayang gawin doon lang sa paggagawa ng batas, kung hindi sa executive department. Kaya pa kami humaharap na ganito. Yung karanasan po namin, like for example, yung karanasan ko po for 30 years in public service, kagagawa ng batas, hindi ko na po gusto yung nakikita ko na hindi na tapatupad ng tama yung mga batas . Kaya po, national ang aking ang expertise . Ang experience ko po, ang kaalaman ko ay national, hindi po local. Hindi po ako mangangapa sa office of the vice president. Yung akin pong karanasan ay pakikinabangan ko po lang, pakikinabangan nyo. Hindi ko po pagpapraktisan po yun. Hindi ako kailangan magpractice. In other words, I hit the ground running on day one. I do not need a learning curve na tinatawag. Kaya po, dati nyo naman po akong binaboto, pinagtitiwalaan nyo ako. Pagtiwalaan nyo po kami at hindi po kayo mapapahiya. Right. Mga kapatid, Senate President Vicente Tito Soto III tumatakbo sa pagka-vice presidente. Tito Sen, maraming salamat po and Godspeed. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.